Disappointed din. Ah, hindi lang ako disappointed. I'm very, very disappointed. And this is not the first. This is your pangatlo na to. This is, hindi lang pangatlo. This is pangapat na. Ang bilang ko is pangapat na ito. We started with the Bacolod issue. Mm-hmm. Where a TRO was issued. TRO was issued on the basis of a mere letter to remove. This is the first time I've heard the Supreme Court issuing a TRO na wala namang controversy. Nag-issue pa lang kami ng sulat to remove, may TRO na. So, sir, gumagawa lang sa video. Pangalawa, lumabas na yung party list. We are not very happy about the party list. Sinabi nila, wala kaming grave abuse of discretion, pero practically, pinaikot nila yung decision namin. So, hindi rin ako happy. Nasabi ko na yan eh. Pangatlo, IMUS, nanalo na yung Sakilayan, ngayon pinaikot na naman nila. Lumabas na yung order, hindi pa lumalabas yung order up to now. We don't know what to do in the IMUS case. Up to now, dahil wala pa kaming kopya. Hindi isyo. So nakahangin. Ngayon, meron na naman. Ang apat. Sa akin, isipin ko lang sasabihin ko, dahil ayoko makontent ako. Hindi ko maintindihan. If they want to regulate the campaign, the way of campaigning, then what will be the covenant? Ano kami? We're a useless bandito. Lahat ng gagawin namin, ititiaro. Tingin ko naman, hindi naman kami mali. Pero pag tiniaro mo, tsaka hindi mo alam ang consequences, baka hindi masyado napapag-aralan. I don't even know whether it's a unanimous vote. Ang balita ko, 9-6. So, ibig sabihin, nabibitin lahat ang trabaho. And elections are already very close. Isang buwan na lang. So, sir, ako, as far as I'm concerned, with this series of decisions coming from the Supreme Court, TRO, status quo ante, sabi ko, para namang lumalabas na, para sila na nagpapatakbo ng eleksyon, kala ko ba kami?